ang tunay na lakas at kapangyarihan ni Finks. Pero bago tayo magsimula mga idol, nais kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page. Like and follow nyo na rin. Lalagay ko na lang ang link sa comment at description. Maraming salamat sa suporta nyo mga idol. Kapag napag-uusapan ang lakas ng bawat miyembro ng grupong Spider, ang kadalasang pumapasok na pangalan sa isipan ng mga taga-subaybay nito ay sina Crollo, Feitan, at Illumi Soldic. Sapagkat hindi natin mapagkakaila na tunay na malalakas talaga ang mga karakter na ating nabanggit. At mga dalubhasa na ito sa kanilang mga estilo sa pakikipaglaban at sa kanilang mga abilidad sa kapangyarihan ng Nen. At ang mga karakter na ito ay nagtataglay ng malaking fanbase at suporta. Kung kaya kapag natatalakay ang lakas ng bawat miyembro ng Phantom Troop, sila agad ang pumapasok sa ating mga isipan. Ngunit merong isang karakter na sobrang lakas at kayang makipagsabayan sa mga pangalan na ating nabanggit pagdating sa labanan ng kapangyarihan ng Nen. Siya ang isa sa orihinal at isa sa bumuo sa grupong Phantom Troop o mas kilala ng karamihan bilang Spider, walang iba kung hindi si Finks. Unang pinakita ang karakter na ito sa episode 41 ng Hunter x Hunter 2011. Si Finks ang number 5 sa grupong Phantom Troop at nakaranggo ang kanyang pisikal na lakas sa pangalawang pwesto. At sa pagkawala ni Uvo na dating nagtataglay ng unang pwesto, pagdating sa pisikal na lakas, si Finks na ngayon ang pumalit sa kanyang pwesto. Kung kaya masasabi natin, sa kasalukuyang estado ngayon ng grupong Phantom Troop, si Finks na ngayon ang nagtataglay ng pinakamalakas na pangangatawan sa grupong Spider. Kadalasang makikita ang karakter na ito na nakasuot na parang isang parao sa Ehipto na merong suot na gintong ahas sa kanyang ulo. Masasabi rin natin na maikli lang ang pasensya nito at kadalasang mainit ang kanyang ulo. Mabilis itong magalit at maasar lalo na sa mga taong salungat sa kanyang mga desisyon at paniniwala. Handa rin itong makipaglaban kahit pa sa kanyang mga kasamahan sa Spider lalo na kung sumasalungat ang kanilang mga desisyon at paniniwala sa batas ng kanilang grupo. Kung kaya masasabi natin na tapat ang karakter na ito sa kanilang pinuno at sa batas ng grupong Phantom Troop. Sapagkat handa itong makipaglaban kahit pa sa kanyang mga kasamahan, basta nagiging banta ang mga ito sa pagkasira at sa pagbagsak ng kanilang grupo. Ang madalas naman kasama ni Finks sa loob o sa labas man ng kanilang mga misyon ay si Feitan. Palaging magkasama ang dalawang karakter na ito at palagi silang nagkakasundo ng paniniwala at desisyon pagdating sa kanilang grupo. Isang halimbawa nito ay noong parehas silang nagkasundo na sundan si Paco Noda habang papunta ito kay Kurapika para gumawa ng kasunduan. Sapagkat para sa kanilang dalawa, ito ang makakabuti para sa kanilang grupo. Isa pang halimbawa noong parehas silang nagkasundo na pumasok sa larong Greed Island. Kung kaya masasabi natin na malalim talaga ang samahan at pagkakaibigan ng dalawang karakter na ito. Katulad ng ibang miyembro ng Spider, si Finks ay walang awa sa kanyang mga nagiging biktima. Wala itong pakialam kahit magmakaawa pa ang kanyang mga biktima, basta ang gusto niya lang ay matapos ng maayos ang misyon na kanilang ginagawa. Kasama rin si Finks sa mga miyembro ng Spider na umatake sa tribo ng Kuruta at kumuha ng mga pulang mata sa mga miyembro ng nasabing tribo. Pinaslang din niya ang mga inosenteng manlalaro sa Greed Island dahil lamang sa paligsahan nila ni Feitan. Na nagpapakita kung gaano kalupit at walang awa ang karakter na ito sa kanyang mga nagiging biktima. Ngunit kahit walang puso ang karakter na ito, pagdating sa kanyang mga kalaban, nagtataglay naman ito ng magandang relasyon sa kanyang mga kasamahan sa grupong Phantom Troop. Handa rin itong iligtas ang kanyang mga kasamahan sa grupong Spider lalo na kung nalalagay ito sa panganib. Tulad na lamang noong niligtas niya si Kaluto sa ginawang pag-atake ni Feitan kay Sazen. Na kung saan, kahit bago pa lang si Kaluto sa kanilang grupo, inuna ni Finks ang kaligtasan nito. Patunay lamang na mahalaga kay Finks ang kaligtasan ng kanyang mga kasamahan sa grupong Phantom Troop o mas kilala ng karamihan bilang Spider. Si Finks ay isang purong enhancer at ang abilidad ng karakter na ito ay ang tinatawag na Reaper Cyclotron. Na kung saan, iikutin niya ang kanyang braso para makaipon ito ng malakas na aura ng Nen sa kanyang mga kamao. Kapag nakaipon na ng aura ang kanyang kamao, agad niya itong isusuntok sa kanyang mga kalaban na magre-resulta sa pagkadurog ng katawan ng mga ito. Masasabi natin na ang abilidad ni Finks ay katulad sa ginagawa ng ating bida na si Gon Freecss.
na nag-iipon ng malakas na aura ng Nen sa kanilang mga kamao at gagamitin nila ito bilang pangunahing sandata. Ang 15 ikot ng braso ni Finks ay sapat na para tumapos ng isang Class A na Chimera Ants. Ayon pa sa kanya, hanggang ngayon, hindi niya pa rin masukat ang lakas ng kanyang abilidad. Na masasabi natin na hindi niya pa ginagamit ang tunay niyang lakas sa pakikipaglaban. Kung ang 15 ikot ng kanyang braso ay kaya nang tumapos ng malakas na kalaban, paano na lang kaya kung daragdagan niya pa ang pag-ikot dito? Baka sobrang lakas na ng kanyang pag-atake na magagawa na maaring magresulta sa pagkasira ng mga bagay sa kanyang kapaligiran. Para rin sa akin, marami pang abilidad si Finks na hindi pa pinapakita at malamang gagamitin niya ito pag nagkaroon na ito ng sobrang lakas na kalaban. Kung kaya naniniwala ako na hindi biro ang lakas at abilidad ng karakter na ito sapagkat dalubhasa rin si Finks sa mga pangunahing prinsipyo ng kapangyarihan ng Nen. Alam niya rin ang mga advanced na kaalaman at tamang paggamit sa kanyang mga abilidad. Naniniwala rin ako na magagawang makipag sa bayan ni Finks kay Hisoka pagdating sa labanan ng kapangyarihan ng Nen. Isa si Finks sa nagpapakita ng tiwala sa kanyang sarili na magagawa niyang manalo kay Hisoka pagdating sa labanan. Buo ang loob ng karakter na ito at naniniwala itong kaya niyang talunin ang lahat ng kanyang mga makakalaban. Matalas din ang pandama ni Finks, nalalaman niya agad kung malakas ba ang isang Nen user na kanyang kaharap. Isang halimbawa nito, noong nakita ni Finks si Razor, nalaman niya agad na hindi biro ang lakas ng karakter na ito. Ngunit handa pa rin itong lumaban kahit alam niya na malakas ang kanyang makakaharap. Patunay lang na mataas ang tiwala ni Finks sa kanyang abilidad at kakayahan na kung saan hindi ito nagpapakita ng takot sa kanyang mga kalaban. Kung kaya para sa akin, napakalakas ni Finks na kung saan magagawa nitong makipagsabayan sa mga malalakas na karakter at Nen user. Sapagkat nagtataglay ito ng malakas na pangangatawan at dalubhasa na ito sa kanyang abilidad at estilo sa pakikipaglaban. Kung kaya para sa akin isa si Finks sa pinakamalakas sa grupong Phantom Troop o mas kilala ng karamihan bilang Spider. Pero kayo mga idol, meron ba kayong opinyon patungkol sa tunay na lakas at abilidad ni Finks? Maari niyong sabihin yan sa baba para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panunood mga idol at God bless na rin sa inyo. Nais kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page, like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description, maraming salamat sa suporta nyo mga idol.